Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yessa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, andito po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pangmag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong i-like ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para po sa ating mga buntis na nakakaranas ng pananakit ng balakang at puson. Kapag tayo po ay buntis, ay kasama sa iniinda nating sakit ay ang pagsakit ng ating balakang at ng ating puson. Ang mga pananakit na yan ay nagbibigay stress at pangamba, lalong-lalo na sa ating mga first time na mami, kasi iniisip nila kung normal lang ba yung nararamdaman nilang pananakit ng balakang at ng kanilang puson. Ngunit para po sa ating mga buntis, ang maliit o bahagyang pagsakit ng ating mga puson at balakang ay sadyang normal lang po. Nurse Yessa, bakit nga ba sumasakit ang balakang at puson ng isang buntis? Ayon daw po sa libro ng Pregnancy Week by Week ni Elizabeth Warner, nasa 20% ng mga nagbubuntis ang nakakaranas ng pananakit ng balakang. Karaniwang nagsisimula daw ang sakit sa likod, papunta sa tagiliran at mas sumasakit kapag nakatayo at nagbubuhat ng mabigat. Kapag naman kayo ay nasa first trimester ng inyong pagbubuntis, ang pananakit ng puson ay madalas dahil sa paglaki ng inyong sanggol. Mahalagang paalala, kung sa tingin ninyo is malala na o masyadong masakit ang inyong balakang, ang inyong puson, tapos samahan pa na may lumabas sa inyong dugo, ay huwag na kayo magatubiling, pumunta po kayo agad sa inyong mga doktor para ma-check up po kayo. Kasi minsan, ang pananakit ng balakang at pananakit ng puson at may kasama pang dugong lumabas ay isang sinyales na ng hindi magandang kondisyon. Nurse Yessa, ano po ba ang mga posibleng dahilan ng pagsakit ng balakang ng isang buntis? Una ay ang pregnancy hormone na tinatawag na relaxin. Ito ay nakakapag-relax ng ligaments na sumusuporta sa mga joints ng katawan at nakakatulong na bumuka ang pelvis o buto ng baywang para mas mapadali ang panganganak. Ito din ang nagiging dahilan kung bakit mas nagiging sensitibo sa trauma ang mga buto ng balakang kaya ito sumasakit. Ang ligaments kasi ang nagdudugtong sa spine at pelvis ay lumuluwag sanhi ng pregnancy hormones at mas tumitindi ang sakit kapag gumagalaw ang bata at nag-iiba ng posisyon. Pangalawang dahilan ay ang sciatic nerve. Ang sciatic nerve na nasa likuran at konektado din sa paa ay nadidiin kapag nagsimula ng lumaki ang uterus. Ang pagkadiin na ito ang sanhi ng pamamanhid at pananakit ng balakang at likuran ng isang buntis. Pangatlong dahilan ay maaring bumibigat ang timbang ng buntis. Kapag bumibigat na ang timbang ng isang buntis, nagkakaroon ng pressure sa buto ng balakang o pelvis. Kaya nararamdaman ang pananakit ng balakang ng buntis. Hindi na rin kasi balanse ang katawan dahil sa lumalaking bata, kaya minsan ay hindi na tama o normal ang tindig ng isang buntis. Nurse Yessa, ano po ba ang mga pwedeng gawin upang maibsan ang pananakit ng balakang ng isang buntis? Unang pwedeng gawin ay ang pagiging aktibo. Mas maigi pong kumonsulta kayo sa inyong doktor kung anong exercise po ba ang pwede po sa inyo or kung sensitive po ba yung inyong pagbubuntis. Kasi minsan, hindi po na-advise ng mga doktor ang pag-exercise kapag
Sensitive po yung pagbubuntis ninyo. Yung iba po is bed rest lang po talaga sila. Pag hindi naman po sensitibo ang inyong pagbubuntis, pwede po kayong maglakad-lakad sa labas o sa loob ng inyong bahay at umupo. Basta wag lang po yung buong araw ka na lang nakahiga o buong araw ka lang ding nakaupo. Subukan ang posisyon na nakakaalis ng bigat o pressure sa balakang, tulad ng posisyong nakaluhod at nakatukod ang parehong kamay. Pangalawa, gawing balanse ang mga posisyon mo sa buong mag-araw. Umupo ka kung nahihirapan ng nakatayo. Huwag ding palaging nakatayo para hindi palaging pabigat ang dala ng tiyan. Umupo po kayo kung kayo ay namamalansya o nagtutupi ng mga damit. Iwasan po ninyo ang isang posisyon na pangmatagalan. Pangatlo po ninyong gawin is kapag matutulog na kayo, is humiga po kayo on your left side at lagyan nyo po ng unan ang pagitan ng inyong tuhod at ang inyong binti. Nakakatulong ito sa pagsuporta at pagpahinga ng joints, ligaments at ng balakang. Maglagay din ng maliit na unan sa ilalim ng tiyan kapag nakatagilid. Pang-apat na pwede ninyong gawin, subukan ang warm bath at warm compress. Kapag tumindi ang sakit, ay maaaring dampian ng inyong balakang ng warm compress sa loob ng 10 to 15 minutes. Ang maligamgam na temperatura ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at naibsan ang paninigas ng joints. Mahalagang paalala po, huwag pong dampian ang inyong tiyan ng anumang mainit at kapag kayo po ay naliligo ay siguraduhing maligamgam po ang tubig na inyong gagamitin at hindi po mainit. Nurse Yesa, kailan lang ba ako dapat pumunta sa isang doktor? Una, kailangan kumonsulta agad kayo sa inyong mga doktor kapag ang pananakit ng inyong balakang ay may kasama ng pananakit ng puson at may bleeding. Pumunta agad kayo sa inyong mga doktor. Pangalawa, pag nakakaramdam ka ng matinding abdominal cramps. Pangatlo, pananakit ng likod na umaabot sa tiyan o sa harapan. Pang-apat, kung kayo po ang may contraction every 10 minutes. Pang-lima ay kung kayo po ay nagbi-bleeding. At kapag naramdaman nyo po ang limang sinyales na yon, agad po kayong pumunta sa inyong mga doktor o sa inyong ospital kasi maaaring sinyales na po yon ng tinatawag na preterm labor. At ngayong alam na natin ang mga posibleng dahilan ng pagsakit ng balakang ng isang buntis, ay alamin naman natin ang mga posibleng dahilan bakit nga ba sumasakit ang puson ng isang buntis. Ngunit, bago po yon, sa mga bago po sa ating channel, pwede nyo pong isubscribe ang ating channel at click nyo na din po ang notification bell para ma-notify po kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede din po ninyong i-follow at pwede din po kayo mag-message doon kung may katanungan po kayo. Mga posibleng dahilan ng pagsakit ng puson ng isang buntis. Unang dahilan ay ang tinatawag na round ligament pain. Kadalasang nangyayari ito ang pag umaabot ng second trimester. Mahalagang paalala po, kung masyado naman po itong masakit, ay pumunta po agad kayo sa inyong mga doktor at nang masigurado po talaga ninyo na safe po kayo at si baby. Pangalawang dahilan ay ang kabag at constipation. Ito ay ang madalas na reklamo ng mga buntis. Nangyayari ito dahil sa mataas na progesterone levels ng katawan. At habang tumataas ang progesterone, bumabagal ang panunaw ng tiyan. Dahilan upang mas tumagal ang pagbaba ng kinain. Ano ang pwede mong gawin kapag nararanasan mo ang constipation? Una ay uminom ng maraming tubig. Siguraduhin ninyong nakainom kayo ng nasa 8 to 10 glasses ng tubig kada araw. Pangalawa, ang pagkain ninyo ng mga pagkain mayaman sa fiber. Gaya ng mga prutas at gulay. Pangatlo, mag-exercise kung anumang exercise ang aprobado po sa inyo ng inyong mga doktor. At kung gusto po ninyong malaman pa ang topic ng constipation o hirap sa pagdumi ng isang buntis, mayroon po tayong video na nagawa niyan. Pwede nyo pong i-check ang video yon. Lalagay ko po sa baba yung link para mas maintindihan po ninyo ang about sa topic na yan. Pangatlong dahilan ay ang tinatawag na Braxton
Hicks contraction. Ito ay nararanasan ng buntis sa kanyang second at third trimester. Makakaranas ka ng biglang paghigpit ng kalamnan na maihahalin tulad sa totoong contractions. Ang Braxton Hicks contraction ay hindi tuloy-tuloy at nawawala kapag nagpalit ka ng posisyon. Pang-apat na dahilan ay ang paglaki ng matres. Pag lumalaki na ang matres ng isang buntis, ay naapektuhan nito ang kanyang pagdumi at nakakaranas ito ng pananakit ng tiyan at pagduduwal. Ano ang pwede mong gawin? Gawin ang tinatawag na small frequent diet o yung pakunti-kunti ngunit mas madalas ang iyong pagkain. At mag-ehersisyo din po kayo sa mga exercise na aprobado po ng inyong doktor. At panglimang posibleng dahilan ay ang mga kondisyong medikal gaya ng virus sa tiyan, fibroids at kidney stone. Mahalagang paalala, hindi lahat ng pananakit ng puson ay normal or pwede ninyong baliwalain kasi may mga instances na ang pananakit ng puson na yan ay may dala po siyang mas malalang kondisyon. At ang malalang kondisyon na yan ay pwedeng magdala sa iyo at sa iyong baby sa isang mapanganib na sitwasyon. Nurse Yesa, ano nga bang kondisyon ng pananakit ng puson ng isang buntis ang may dalang panganib? Una ay ang tinatawag na pre-eclampsia. Ito ay ang kondisyon na kung saan merong mataas na blood pressure at protina sa ihi ang isang buntis. Nagdudulot ito ng matinding pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan. Pangalawa ay ang tinatawag na ectopic pregnancy. Ito ay ang kondisyon na kung saan ang fertilized na itlog ay nagpunla sa labas ng matres. Ito ay nagdudulot ng matinding pananakit sa puson at nangangailangan ng agarang atensyon. Pangatlong dahilan ay ang pagkalaglag ng baby. Ang matinding pananakit ng puson at may kasamang pagdurugo ay isang sinyales ng pagkalaglag ng baby. Nangangailangan ito ng agarang pagpunta sa inyong doktor. Nurse Yesa, ano po ang aking pwedeng gawin kapag ako ay nakakaranas ng pananakit ng puson? Una, uminom ng maraming tubig na nasa 8 to 12 glasses ng tubig kada araw. Pangalawa, magpalit ng posisyon. Pwede ninyong subukang humiga, umupo, or kung anong posisyon man po is yung komportable po kayo at nakakabawas siya ng pananakit ng inyong puson. Huwag po ninyong ipitin o daganan ang inyong puson na yung parte na masakit. Pangatlo, mag-exercise ayon sa aprobadong exercise ng inyong mga doktor para sa inyo. Pang-apat ay ang warm compress. At pang-lima ay uminom po ng paracetamol kung allowed naman po na inyong mga doktor ang uminom po kayo noon. At pang-anim, matulog ng sapat. Ang mga buntis na kulang sa tulog ang mas nakakaranas ng pananakit ng puson. Mga sisi, may tips po ako sa inyo regarding pag pumupunta po kayo sa inyong mga doktor, pag may check up po kayo, kunwari, tanungin na po ninyo yung mga gusto ninyong itanong. Kunwari, ilista nyo po yun. Kunwari, Dok, pag sumasakit po yung aking ulo, ang aking ngipin, kapag nag-constipate po ako, yung mga posible pong maging problema ninyo, tanungin nyo na po siya kung pwede po kayong uminom ng kung anumang gamot. Para po, if ever na na-encounter nyo po yan, is alam nyo na po agad ang inyong gagawin at nabigyan na po kayo ng instruction ng inyong doktor. At yun na nga guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, pwede nyo pong i-comment sa baba at nang magawan po natin ang vlog. At sa mga bago po sa ating channel, pwede nyo pong i-subscribe ang ating channel at click nyo na din po ang notification bell para ma-notify kayo every time meron tayong bagong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede din po ninyong i-follow at pwede din po kayo mag-message doon kung may katanungan po kayo. And thank you guys for watching and have a nice day!